Sa pagkakataong ito, ang makakapanayan naman po natin ay si Dr. Ted Herbosa na siya pong special advisor sa National Task Force on COVID-19 Response. Good morning po sa inyo, Dr. Ted. Good morning, Weng, at good morning sa mga nanonood dito sa Balit Talakayan. Opo. Una po ay ano po yung pwedeng o sabihin natin mas matimbang na konsiderasyon para sa posibleng pagbabago po ng ano ng community quarantine classifications natin pagsapit ng Mayo. Sa akin bilang doctor, dalawa lang yung tinitingnan namin, yung tinatawag na acceleration or yung tinatawag na epidemic curve. Sa DOH ang ginagamit nila yung 7-day attack rate. Ito yung pagbilis ng dami, no, ng mga kaso, ng mga bagong kaso. So kung ito ay pataas, pa-accelerate o pababa, pa-decelerate or steady lang sa dami, ganun. So yun yung unang base, no. Kung tuloy-tuloy ang pagtaas, syempre mas mahigpit pa dapat yung quarantine. Kung bumababa na, baka pwede nang luwagan. Yung pangalawa, yung tinatawag na critical care utilization rate. Ito yung isang measure natin para malaman kung ang hospital ay na-overwhelmed. Alam mo, Weng, madami siguro hindi na alam. Akala nila 100% yung limit. Ano? Sa hospital kasi, ang hospital bed occupancy rate dapat ini-steady mo sa 85%. On a regular day to, yung regular, mm-hmm. So meron kang 15% for emergencies and mga, mm-hmm. ano, yung critical care rate, dapat at least meron kang 10% na available. Dapat nasa 90% dyan available or else wala ka nang maipapasok dyan. So sa atin na mataas pa, no, mataas pa yung critical care utilization rate, yung mga hospital beds, medyo mataas pa dito sa NCR Plus. So ako, sasang-ayon ako dun sa sinasabi ni Secretary Duque na parang dapat yata idagdag pa ng ano, another MECQ. Pero hindi lang yun, Weng, ang inaano nating decision making. Eh. Mm-hmm. Meron siyempre yung social, yung economic, trabaho ng mga tao, lalo na yung mga nagtatrabaho ng arawan, pagkain ng mga tao. Nakita mo naman yung mga bayanihan natin, ang daming pumipila at nagugutom. So yan yung mga factors na pag-uusapan niya ng IATF at tinitingnan talaga nila hanggang the very last minute kung ano na yung status. Mm-hmm. Dumating na ba tayo dun sa punto, Doc, na parang we are in a dire situation? Hindi naman. We actually struggled a few weeks ago. Nakita nyo yung ating mga ospital. Ang daming nagrereklamo na nasa tent lang, di ba? Nasa tent lang ng emergency room. Hindi sila makakuha ng kama. Yung mga kwento na nakikita ko, umiikot sila ng mga 7 ospital. Yung iba lumalabas ng Metro Manila, pumupunta ng Cavite, pumupunta ng Bulacan para ma-admit, para ma-ospital yung kanilang may COVID. Medyo humupa yan, lumuwag ng konti. Pero ang kwento sa akin ng mga kaibigan kong direktor ng ospital, puno pa rin, Ted, at talagang hindi pa naman bumababa, puno pa rin at may mga waiting pa rin sa emergency room. So doon sa basing ganun, no, yung perception ng ating mga healthcare workers doon sa front lines, ang feeling ko parang talagang dapat talaga meron pang additional time para makita natin yung pagbaba ng mga dami ng bagong kaso. Opo. Mula po nung i-implement ang ECQ and then we parang nagpalit po tayo to a more relaxed na MECQ. Batay po dun sa mga datos na inilalabas, kumusta po ba? Bumababa na po pa talaga ang trend o nagkakaroon lang ng artificial na pagbaba tapos biglang aangat din? Actually, bumaba yung kaso, pero malamang yung pagbaba ng kaso yan. Kasi importante yung interpretation ng datos, no? Kasi hindi naman immediate na pagka nag-MECQ tayo ngayon, bukas bababa na. Mm. May lag po yan, mga 1 week, 2 weeks even, no? And then yung reporting ng new cases, may lag din po yan. Kasi mahahawa ka, mga 5 days, and then before matest ka, 7 days. So 1 week yung lag ng data. So dapat isipin natin 'yon, no, yung overlap and delay or lag sa data at doon sa nangyayari. So pag tinanong mo ko, bumababa na yung mga kaso, 'di ba? Parang nasa 8,000 na lang yata yung na-report kahapon. From a high of nag 13,000 yata tayo a day. Last year parang yun lang ang pinakamataas natin, parang 6 or 7,000 a day lang yung pinakamataas natin. So kung tatanungin mo ko, parang bumababa na. Pero
mahirap sabihin talaga kasi nga yung lag, yung tinatawag na lag. So ito ba yung epekto nung nag-ECQ tayo panoon, nung una, nung nag-stricto tayo nung March 1, or ito ay dala na rin ng magandang implementation ng MECQ. So it's hard to say. Mahirap talaga sabihin. So naaawa din ako doon sa mga nagdi-desisyon. Kasi masakit sa ulo, uncertain. Ano, Doc? Oo, masakit sa ulo, madaming uncertain. You are not sure. So you try to have you get all the best data you have. Pero sometimes you have to make a decision with little data. Mm-hmm. Or sometimes yung mga may lag na data. Pag masyado maraming datos, mas lalo kang maguguluhan at sabi nga yung pagpapasya baka magkamali. Pero Doc Ted, kasi ang isa po sa naging rason ng surge ay yung mga bagong variants na mas naging transmissible siya at although hindi naman, ano po ba, naging mas critical po ba ang mas naging dangerous because of the new variants? At ngayon may sinasabi pa na isang binabantayan na sana ay wala pa po sa atin, yung variant from India. Paano po ba na-develop ang variant ng isang virus? Okay, yung ating cause ng COVID-19 is the SARS-CoV-2, no? Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. And it is an mRNA virus, messenger RNA. Yung kanyang genetic code ay RNA, hindi siya DNA. Okay. Itong mga ganitong klaseng virus, nagmumutate ito. Mabilis ito mag-mutate. Ibig sabihin ng mutate, nagkakaroon ng mistakes doon sa kanyang code, sa genetic code ng virus. And pag nagkaroon ng mistake, at sometimes it's not a mistake, it's an evolution, nagiging mas nakakahawa or mas nakakamatay. So, ang virus, usually, gusto niyan hindi siya maging nakakamatay. Kasi pag nakakamatay siya, mawawala yung tinatawag nating, anong tawag dito, mamamatay agad yung host. So, hindi na siya kakalat. Ang gusto niya magi ay very infectious. Yung gusto niya kumalat, pero hindi siya papatay. Ibig sabihin nun, may mamamatay pa rin, pero yung mga matatanda, yung may mga sakit, so yun yung dangerous. ito yung nangyari sa variants natin. Yung variants natin nag-convert into what I call more transmissible, pero yung mortality rate hindi naman nagbago. Pero dahil mas maraming naapektuhan na tao, mas maraming nahawa, mas marami din yung namatay, yung absolute numbers ng namatay because it's spreading faster. So ito yun, yung sa India, nagkaroon ng parang bagong variant, tinatawag nilang double mutation. Different from yung mga unang dinescribe, yung UK, yung South African, yung tayo, may Philippine variant tayo, at saka yung sa Brazil. So medyo different siya, may characteristics ng iba. So ang reasoning why we want to stop transmission is we want to stop mutations. Mm-hmm. Kasi pag tuloy-tuloy ang paghawahan ng mga tao, doon nangyayari yung mga mutations or changes, deletions, tinatawag doon sa code, and nag-evolve into a different virus. Mm-hmm. As of now, nag-mutate nga siya, pero yung measures, pareho pa rin. Mm-hmm. Yung isa pang pagbabago na nalathala sa medical journals ay yung proof na airborne yung COVID. Yun nga po ang gusto kong itanong din po sa inyo, kung dahil dun sa pagiging airborne niya, mas naging transmissible po ba siya? Yes, some of our measures kailangan natin pag-ingatan, no? Ano ba ang mga sakit na airborne? Yung TB, yung pulmonary TB, airborne yun. Yung measles, airborne po yun. And mukhang ganun na rin yung category nila dito sa COVID-19. Airborne, masama siya dun sa mga enclosed spaces. Naalala nyo yung cruise ships, di ba, nagkakahawahan, mm-hmm, because nasa enclosed space sila, mga naka-aircon. So yun yung mga dagdag na measures na nire-recommend pag ikaw ay nasa opisina, for example, parang mas okay nakabukas ang bintana, mm-hmm, kesa nakabukas ang aircon. Mm-hmm. That means yung airflow mo nag-exchange or napapalitan. Because kung airborne, nando doon lang yung virus, paikot-ikot. Lumabas ka sa kwarto, pag may pumasok na iba, baka nandun mahawal. Pero Doctor, speaking of kasi, kung sabi nga po may mga scientific evidence na airborne na ang COVID, may magiging adjustments din po ba tayo doon sa mga ipinaiiral nating protocols?
Alam mo, nagsalita ng Department of Health tungkol dyan, tuloy pa rin yung same protocols. Yung pa rin naman ang measures natin, sa ila, sa abroad, nag-double mask sila. Pero technically tayo, naka-double mask na tayo last year pa kasi nag-face shield tayo eh. Mm-hmm. May face mask tayo at face shield. So yung double mask na nire-recommend ngayon dahil nga airborne, eh technically ginagawa na natin dahil nag-implement tayo ng pagsuot ng face shield. Itong mga pag-open ng mga windows, ni-recommend na rin naman natin dati yan, naalala nyo, di ba? So, make sure yung ventilation at yung dami ng tao sa isang room, yung dami ng tao sa isang bus, sa isang sasakyan, ginawa na rin natin yan. Ang nakakatakot dito sa airborne ay yung mga tao sa open spaces. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka na... Dati kasi droplet, no? Sabi nila droplet or aerosol. So, ang chance mo ma-infect daw pag nasa labas ka ay mas less. So ngayon, mas less pa rin. Pero remember, parang sinasabi nila na even if you're outside, kung may isang tao doon na umuubo-ubo kahit ilang metrong layo sa'yo, pwede ka nang mahawahan. So yun yung consequence noon. So talaga dapat talaga tayo mag-ingat sa pag-congregate ng mga tao even dyan sa labas ng mga lugar. Yan. Dok Ted, yun bang exposure sa sunlight could help? Yeah, so because sunlight, ang interpretation ko sa exposure to sunlight is that it increases your vitamin D3. Kasi ang sunlight, what it does in morning sun, pagka nilalabas ka, is it converts your base cholecalciferol to cholecalciferol na naturally induced vitamin D. Yan lang, yung sunlight po lang ang nagpo-produce ng isang klaseng vitamin, yung vitamin D sa ating katawan. At yung vitamin D, meron siyang immune modulating effect. Sabi nga nila, yung tatlong substances or trace elements that helps strengthen the immune system ay yung vitamin C, ascorbic acid, yung zinc, at yung vitamin D. Mm. So ako, pag tinanong mo, nakakaigi ba yung sunlight? Of course. Pero may dangers din po ang sunlight, lalo na ngayong summer, dahil mainit. Masyado, baka masunog na ba ng balat? Heat stroke, di ba? Merong mamamatay dahil sa heat stroke. Pagka masyado kang matagal. So, ang recommendation sa sunlight is probably about 30 minutes to an hour exposure in morning sun. Sa Philippines, sa morning sun para hindi pa ganong kainit. Pag ikaw ay lumabas na ng mga 9 o'clock, 10 o'clock, ay nako eh, wala pang 5 minuto, parang may heat stroke pa na sa labas. Opo, isang gusto ko lang nyo, dahil next year, by next year, we have election, and the election period would start at the last part of the year. This year. So, yun po, how should that factor in our efforts to fight COVID? That's very important question, ano? Kasi nga, I think the COMELEC should start looking at what happened in India. Ang India, nag-umpisa na sila magbakuna. Pagkatapos, madami silang bakuna dahil meron silang production. Naging confident yung mga tao at na-allow yung mga religious activities, congregation of many people dun sa river nila. Parang may annual ritual sila dun, maliligo dun sa river. At inallow nila ang campaigning. Inallow nila yung physical campaigning at political rallies. So nagkaroon ng mga mass gathering event. And everybody was in big rallies. And ito yung nangyaring consequence nila. Napuno yung hospital nila, naubos ang oxygen nila, at maraming namatay. So I think I would seriously recommend to the COMELEC to try to look at what rules can be done to avoid itong incident that happened in India to us, because we are also due for a campaign. Starting next year, actually, ang campaign, parang March pa. Ang candidacy yata, parang November or December, filing of candidacy. But the campaign period officially starts. Pero madami na rin nagpo-political rally, yung tinatawag nilang pre-campaigning period. Ayun nga po. Umiikot na, namimigay ng ayuda, di ba? Pero in the guise of helping, pero actually campaigning na. So sana yung gagawa din ng mga ganon, hindi lang COMELEC, sana yung mga kandidato natin mismo at yung kanilang mga who will promote their
twice before putting the lives of people in danger. Mm-hmm. Pero sa tingin niyo dapat maisama na din po ito sa pag-uusap ng IATF? Hindi ng mga resolutions and recommendations. Mm-hmm. At then ipapasa yan. Siyempre kukuha rin sila ng mga technical experts or doctors, infectious disease people who can give recommendations on how best i-conduct ang ating campaign period. And also the election po, ano? And also the election, ha? The election kasi, di ba, nagko-congregate tayo sa mga polling centers and voting centers. Yan, kung paano gagawin yan best in the time of a pandemic. And then, kung ano 50% yan sa ating IATF for approval. Mm-hmm. Naku, Doctor, thank you so much po for a very enlightening interview. Baka may mensahe pa po kayong gustong ipahatid po sa ating mga taga-subaybay. Well, ang mensahe ko lang, tayo po ay nasa MECQ, no? ECQ pa rin, pero Modified Enhanced Community Quarantine. Nandito pa rin po yung ating mga virus. Lumampas na po tayo sa 1 million cases since last year. We are one of the parang 20 countries, number 20 yata tayo, to countries that have reached 1 million cases of COVID-19. So nandito po ang COVID-19. Siya po ay totoong pandemya. Sumunod tayo sa mga recommendations ng ating Department of Health, ng IATF, ng ating mga local government. At that's the only way we can fight this virus. We follow the minimum public health standards. Yun lang, Maraweng. Maraming salamat. Yan, maraming salamat po. At sana huwag kayong magsasawa kapag nangulit-uli kami sa inyo. It's the pleasure is mine, Weng. Maraming salamat. Thank you. Okay, ang atin pong nakapanayam ay si Dr. Ted Herbosa, Special Advisor sa National Task Force on COVID-19. At ilan nga po sa mga napag-usapan namin ay yung mga posibleng konsiderasyon sa rekomendasyon ng IATF kung tayo po ay aalis na sa MECQ at magluluwag to General Community Quarantine or Modified General Community Quarantine. At sa ngayon, ang sinasabi nga po ay kaya ng mga ospital dahil sa mataas pa din ano ang pangailangan ng mga pasyente para sa mga ospital na gagamot sa kanila. And of course, ang isa po dun sa mahalagang nakuha nating impormasyon ay kailangang ikonsidera na din po ng COMELEC yung magiging kampanya at kung ano ang mga pamamaraan upang maiwasan po na mangyari dito sa atin yung nangyayari ngayon sa India na kung saan napaka ang kanila nga pong pagsasalarawan ay very horrible ang situation ngayon sa India dahil sa halos araw-araw nasa higit 300,000 na mga Indiano ang na-i-infect ng COVID. Ang iba pa po mga balita sa aming pong pagbabalik.